Tarong marhay na aga po sa Satuyang Gabon. A pleasant morning to all of us. Welcome to the first webinar series of Playwrights Fair of ADNU Creative Endeavors Council. I am Hannah Cecilia Ibongon, your MC and moderator for today. Hello to our virtual audience. We are also live on the CEC Facebook page and YouTube channel. Again, welcome and thank you for joining all of us. Today's event is held by the Creative Endeavors Council in collaboration with Ateneo Dinagas, very own Teatro Aliento de Ateneo. This webinar series shall provide the young writers and theater enthusiasts of the university an opportunity to gain support, new approaches, as well as a sense of community through meaningful conversations with playwrights across the country. Today marks the start of the series, and I hope that everyone is on the edge of their seats because we definitely are. So, without further ado, may I invite everyone to settle down and prepare for the opening prayer. Let us now dispose ourselves in the presence of the Lord. Maraming salamat to our university choir. What a great way to start the event. And now, to formally welcome us all in this event, may I request Dr. Kevin E. Dayan for their opening message. Good morning. Thank you all for being here with us today.
And welcome to this Playwrights Fair, organized by the Ateneo Dinaga University Creative Endeavors Council in partnership with the Teatro Aliento de Ateneo. First, I would like to thank our Dean in the Office of Research and Creative Endeavors, Dr. Margarita Fajardo, for her guidance and support to the Creative Endeavors Council. Also, I would like to thank Dr. Elsie Alves for the initiatives to ascertain the prosperity of the theater arts in the university. Today, we aim to provide ADNU faculty, creatives, and students the opportunity to engage and learn in this conversation with our invited artists, particularly for playwriting. Playwriting, as we may know, is also a creative process by which real life can be realistically and even metaphorically explored. Plays, like other forms of literature, provide us with developmental and learning power through the knowledge we gain from the reading and the dramatic experience. By knowing and living important moments or scenes from a play, we learn better. We learn from certain circumstances, dilemmas, choices, and actions of fictitious characters. And this in turn enable us to reflect upon life, upon ourselves, aiding us in our quest for self-realization. Through the lecture webinar in store for us today, that our esteemed speaker will provide, may the participants, especially our young writers, deepen their understanding and appreciation of drama and theater. And hopefully, we develop new perspectives and approaches in playwriting. Again, Diyos marhay na ake sa gapos. Good day to all and welcome. Thank you so much, Dr. Kevin Dayan, for that wonderful message. I hope that encourages us more to look forward to this morning's webinar. Now, before the lecture begins, may I inform you more about the house rules in our webinar itself. First things first, please be mindful of some online etiquette. First, kindly mute your microphones in order to prevent distracting the speaker and your fellow participants. However, you may want to open your cameras only if possible, but if your internet does not permit it, then it's okay. Second, if you have any questions or comments, feel free to send your messages through Zoom chat, or since we are on Facebook and YouTube Live, the comment section, and we will address your inquiries in the open forum later. For this session, we have invited one playwright mentor who will conduct a 30-minute lecture on playwriting and or storytelling strategies, which will be followed by an informal conversation in which the playwright mentor can share insights, personal anecdotes, and advice to the participants. And so I hope that as we all listen to the presentation of this morning's speaker, we will also have our questions ready so that we can all contribute to the meaningful discussion that will be held afterwards. Kaya nga, hindi na natin ito patatagalin pa. Today, we have invited a very illustrious playwright. May I call on Ms. Elsie Alves, CEC's Unit Head for Theater, to introduce our guest playwright. Hello, good morning. One moment. Okay. Good morning, everyone. It's my honor to introduce our guest playwright for today. Our guest playwright for today is Mr. Patrick Ernest Celso, a licensed professional teacher, has a master's degree in creative writing, cum laude, and has a bachelor of secondary degree in English, both degrees obtained from the University of Santo Tomas.
He currently teaches media and communication at the Ateneo de Manila University. He served as executive producer and film consultant for student-made short films that eventually won Best Picture for 2 seasons of UST Milk Film Festival 2019. His one-act plays titled Rebon at Sheruela 2019, first place, Jo Marie at Jessa Samalate 2020, third place, and Asymptotes and Daddy Issues 2021, third place, won at the 34th, 35th, and 36th Gawad Estetica. In 2021, his short story for children, Drag Queen and Daddy na Daniel, and poetry for children, Pink and Other Poems for Children, won honorable mention and third place, respectively, at the first Normal Awards for Gender Inclusive Literature. His works appeared in UP Centro ng Wikang Filipino sa Haya, UP Institute of Creative Writings, DX Machina, and Grappler. Ladies and gentlemen, please all welcome our guest playwright mentor for today, Mr. Patrick Ernest Celso. Hello, Sir Patrick. I believe you are on mute. Nakamute ka, Patrick. It seems that our speaker is having problems with their audio. So while we wait for them, we are just asking to for your patience while we fix the issue. Okay. So. Okay, so while we wait for a speaker to fix their audio, I would just like to ask the audience right now their experiences or expectations na lang for this event. So So can anyone in the comment section or can anyone raise their hand? What you only have to do is click the raise hand button and then tell me their expectations of the event. So for me, my expectations for this event is to know more about playwriting. It's kind of general, but I don't think... Hello? Okay. Am I audible now? Okay. Okay, so I just used my cellular phone. Okay. So that at least you could hear me. I'll just turn off the volume here on my laptop. So no need naman na po pala for the expectations, but I see here one participant who shared this expectation. And yes, we have the same expectation. And yes, I know that we are going to learn more about our webinar today from Mr. Patrick. So may I give the floor now to Sir Patrick for his webinar.
Thank you. Hello, hello. How about now? Am I audible still? Yes, you're already audible. Ayan, mas okay na. Pasensya na po sa mga naging abala o aberya. probably there might be a problem on my audio's end, but nevertheless, I'll make it up with today's session. So I'm turning on my camera now. Am I visible on everyone's end? Yes, po, you're visible. Thank you, Miss Hannah. So I hope naman na with expectations everyone had for the session, sana ma-maintain din natin. And hopefully you will get to learn more about playwriting. So basically, what I want to share in this session are fundamentals of playwriting, the basics. Ano nga ba ang kailangan nating matutuhan sa pagsulat ng isang script? Madalas, ang mga manunulat nagsusulat ng either fiction, essay, but also considering poetry then, we should also consider playwriting as a craft, lalo na if we want to strengthen local literature, whether kung saan man tayo nakapuesto, something that we should empower for our own local culture and the arts is through writing, specifically either playwriting or script writing, because this can serve as an effective medium of sharing, lalo na most of our audiences are audiovisual learners, o di kaya mas nakaka-relate sila, mas nakaka-connect sila if they saw movement, if they saw character actors stating the lines, mas may kapit, mas may lapit sa puso, kumbaga. But I'm not disregarding the other genres. I'm just saying that us Filipino writers should also contribute in our own literature as well. Okay, so let's go ahead to the first slide. Okay, so one of the things that I want to share is knowing the prescribed length. Usually for script writing, may sinusunod pa rin tayo na word count. But basically, this depends kung ano nga ba yung hinihingi sa iyo. So for example, if you are to write a play, if you're particularly wanting to join Carlos Palanca Memorial Awards, usually, meron silang prescribed page count. Or in my case, when I joined Gawad Estetica in UST, it is a literary derby for students who wish to submit their own one-act plays, either in English or Filipino, probably because of the limitation din and sa dami rin ng mga entries na magpapasa, there is a page limit. So usually, it's around, if I'm not mistaken, 10 to 15 pages. For me, napaka-iksi nun because when I write one act plays, usually ang haba. I think there are other writers here who might agree na sometimes ang daming pumasok sa utak natin na gusto nating isulat, but because of the prescription, because of the word count or the page count, kailangan nating magbawas. But for those who are not joining, let's say, contests, but let's say you want to write a play, particularly for showing sa inyong audiences, minsan nakadepende rin kung ilang minuto ba ang naka-allot for your one-act play. So sometimes there are one-act plays that are very short. Usually, the one-act play could be around even 10 to 15 minutes perhaps. Sometimes merong umaabot ng 40 minutes to 1 hour. So it depends. It better be asked, let's say, your producer. Or in a case of students, let's say you have your advisor, if you're in a student theater organization, to know kung gaano kadami, gaano kahaba, o gaano kaikse yung kailangan yung isulat. Okay, let's proceed to the next slide. Number two, imagine the venue where the play will take place. So one thing na lagi kong iniisip when I'm writing a script is I have a tendency to think kung saan ko siya ipapakita. So halimbawa na lamang when I wrote one of an adaptation of a play, iniisip ko lagi na okay, sa ganitong venue ko to gagawin or di kaya
kung kailangan ko tong ipakita sa, let's say, sa school auditorium, at least alam ko na rin kung saan papasok yung audience, saan papasok yung characters ko, paano yung paglabas ng props, o di kaya naisip ko na rin pati yung lights. Pero minsan, ang hirap din kasi sabihin na if you're going to think of a venue na one size fits all, ang tendency is baka may mga technical aspects ka sa iyong play na gusto mong idagdag o ilagay. Pero regardless of what, minsan masarap rin na mag-imagine. Let's say, ano ba ang dream theater kung saan mo gusto siyang ipalabas? Let's say, if you want to have your play showcase in CCP in its main theater, pwede rin naman. Or let's say, in just your school auditorium, pwede rin naman. Pero always find kung ano ba yung commonality among the places. Because sometimes, if you become successful, your script could also be adapted in different theaters as well. Okay, let's go ahead to the next slide. Number 3 is identify your theme, cause, or advocacy. So when you're thinking of your theme, saan ba tayo hugot ng kwento? Saan ba tayo kukuha ng inspirasyon? Ano nga ba ang pinaglalaban natin? Because I believe that writing is still an advocacy. You are the voice of the voiceless. Ikaw ang boses ng mga naisasantabi. Kaya naniniwala ko na if you are writing a play, same goes with other genres, technically meron kang pinaglalaban. May gusto kang sabihin, kumbaga, you're not writing because you do not have a message. Obviously, you have a message and you want to be heard, you want to be seen. So why not use playwriting as your own avenue? Most especially that we want to reach our audiences as well. So saan ba tayo hugot ng tema para sa ating kwento? Kasi technically, kwento pa rin naman ang playwriting. Probably, perhaps, where you can source for inspiration for your theme could be society or yourself as well. So it goes two ways. When we talk about our personal side in looking for a particular theme, let's say, ano nga ba ang gusto mong ibahagi tungkol sa iyong sarili? So let's say there are also female writers who want to share about issues of womanhood. Halimbawa na lamang our screenplays about the disparities between the male and the female gender, perhaps. Or di kaya, on my case, when I wrote my plays, I have a tendency to empower yung mga naisasantabi, like LGBT community, or di kaya yung mga street children in my children's literatures. And at the same time, yung mga taong laging nakikwestiyon sa society natin, which goes naman to the second aspect, the societal perspective na gusto nating isulat. Halimbawa na lamang, when I wrote one of my screenplays, which is Revon at Cheruela, what is my theme there? Actually, I just want to share also as well a short background about my first winning play in Gawad Aesthetica is that during that time, I was teaching at the University of Santo Tomas and I was called to proctor in one of the universities, also within the university belt. I'll not mention anymore the name of the institution where I proctored. Siyempre, kapag di pa proctor ka, di ba parang nakakabagot? Kumbaga, how many hours you're spending in that venue looking at the faces of the children, checking the class list, and I don't know them personally, obviously. So, habang nagpa-proctor ako, ang kulit ng utak ko, kumbaga, nag-o-observe ako, tahimik. Actually, pwede natin sabihin na sa isang tahimik na lugar, masarap magsulat, di ba? So while I'm looking at the environment, looking at the children, reading the list and the protocols needed to do, at nagpapatay ako ng oras. And sometimes, ang hirap, lalo na sa mga may creative side na naka-idle mode lang. So, tingin ako yung class list, tapos may nakita akong names ng dalawang estudyante na Revon at Cheruela. I mean, that's very random. Sabi ko,
I'm going to imagine that I have two characters revolving the names Revon at Sheruela. Ano ba yung unang pumapasok sa utak natin sa ganung pangalan? So, this is just my own biased take. Pero parang, sino bang magulang ang magpapangalan sa kanilang anak ng ganon? Parang medyo jeje yung dating, kumbaga. So, sabi ko, oh, sige, gawa ko ng ganong perspective. Medyo stereotypical, pero when I am crafting my character sketch, I observed ano ba yung commonality doon sa group of students na yon. Then, prior to going to that school, naligaw pa ako, nag-ikot pa ako sa kahabaan ng U-Belt because even the school, wala silang nakalagay na marker. One thing I noticed is that katabi siya ng isang motel. So sabi ko, ano ba ang meron? Bakit pagkatabi ang eskwelahan at ang motel? So, doon ako nakakuha ng hugot ko sa aking kwento. Why not I create a story about two students named Revon and Sheruela? They are dating. Obviously, nasa school sila. But ano bang ginagawa nila after their classes? So, I wrote a play about their first motel experience. But what is my advocacy there? Just a spoiler about the thesis that they went to a fictional motel. So, ang stage setup doon is that may kama. Obviously, gusto ko i-maximize yung lights para at least magbumukhang themed yung lugar. Then, I know kung saan i-exit at papasok yung characters ko. Same goes with naglagay din ako ng mga doors doon so that alam nila na, okay, this is the door where the attendant will enter. This is the door for the bathroom. Para at least din yung mga spaces na pwedeng dayain ng character, whether for magpapalit ng damit o di kaya kailangan ng entrance or ano pa man, or mapapasok na props, identified ko na. But going back to my advocacy is that lagi nagkakaroon sila ng aberya when they are going to do their coitus. So, let's say, in one scene, bigla na lang dumating yung hotel attendant to ask their order. In another scene, bigla na lang nasira yung kama. In another scene, bigla na lang tumagas yung tubig. So, my point in the story is that hindi natuloy yung coitus ng dalawang students. So, parang at the end of the story is that baka isipin kasi ng tao na, oh, that story is too racy or di kaya is the writer promoting coitus among younger audiences. But at the end of the story, hindi sila natuloy kasi ang nangyari is nagkaroon ng alarm, tapos they were forced to vacate. Then the ending goes that for people of their age, mag-isip muna sila before they do that. Kumbaga, yun yung aking advocacy. Kasi ang naiisip ko dito is, I want to write also a story relating to students and at the same time, teenage pregnancy. Kasi alam naman natin na taon-taon tumataas yung kaso ng teenage pregnancy. And in that way, if I write a script revolving those characters na madalas natin nakikita sa U-Belt na sabi nating promiscuous o di kaya aware sa ano bang consequences ng teenage pregnancy, then at least in this play, I can share the commonalities of these students and at the same time, I can also enlighten other people, particularly the audiences. So, pwede yun ang inyong paghugutan. Sometimes your own struggles din pala, pwede nyo rin gamitin ito as your theme or cause or advocacy. So, halimbawa na lamang is that ano ba yung gusto mong ipaglaban sa mga taong naapi? So, there goes my second play as well. I just also want to share din para at least may background din yung audiences about what were my recent writing projects and what were the advocates behind them. Is that this is a second play ko naman. The title is Jo Marie at Jessa sa Malate. When I wrote that play, I see to it na at least
I will situate it to somewhere na familiar sa akin. Kumbaga, alam ko na nakikita ko to, nadadaanan ko to, alam ko na yung surroundings. Para at least yung real venue, I can adapt it into a screenplay na. And at the same time, familiar na yung audience ko kung ano ba ang itsura noon. Assuming that, let's say, taga Manila yung audience ko, maintindihan nila, ah, okay, sa Rojas Boulevard pala to nangyari. But still, may sense of connection pa rin siya, even though hindi ka naman familiar sa lugar na yon. May sense of place, kumbaga alam mo na, okay, this place could be anywhere pa rin. Kasi mahalaga pa rin na may connection pa rin siya sa audience. Going back to Jo Mariette Jessa sa Malate, I always see to it that with my characters, laging dalawa o tatlo, marami na yung tatlo o apat sa akin. Kasi kapag masyadong maraming characters, hindi ko naman iniisip na baka nagbabudget ako kung sakaling igagawa siyang play to be performed on theater. Pero ang iniisip ko kasi is that sometimes less is more. Kapag ang daming characters na nakalagay sa play, ang dami na nag-uusap, tapos minsan yung audience, nahihirapan sila to, let's say, ano ba yung pinaka-defining feature ng one character over the other. So kailangan pa rin magkaroon ng distinguishing aspect. So with my Jo Mariette Jessa sa Malate, very distinct ng two characters na yon. So the first character was Jo Marie, who happens to be a seminarian. And another character is Jessa, which happens to be a prostitute. So obviously, with the dichotomy, may pinagkaiba between the two persons. Jessa, pokpok. Jo Marie, magiging pari. Kumbaga, may sense of spiritual differences. So, tinry ko siyang gawing comedy at first, yung play, until it digs deeper to more philosophical questions. Kasi probably our own take about seminarians is that they have psychology, philosophy, theology subjects. Specifically with philosophy, diba we always question about life, our own purpose. So in my play, I make Jessa question also about her life as well. So makikita natin doon sa play na yun, what is my advocacy there is that meron pa rin disparity, na meron pa rin social inequality or di kaya social imbalance between bakit pinili ng taong ito na mabuhay bilang prostitute sa Malate. At may mga taong, let's say, I don't want to say privilege, but there are also people that chose to be a seminarian na nag-cross lang ang kanilang landas sa Malate, kumbaga. So, di ba ang lagi nating mindset tungkol sa mga prostitute is that mababang uri sila ng tao. Where in fact, tao rin sila na minsan nakakalimutan ng mga audience, hindi kaya ng mga tao na ang mga prostitute, syempre, may buhay din sila. Kailangan din natin sila mapakinggan. Bakit ba sila humantong sa ganong sitwasyon? Kasi hindi sila prostitute lamang. Kumbaga, they are victim of, let's say, of society itself. So, just another spoiler is that in one particular scene is that tinanong ni Jessa kay Jo Marina, natutulog ba ang Diyos? And we all know that natutulog ba ang Diyos is part of a song. It's a lyrics na kinuha ko. So, Jo Marie asked why Jessa asked such question, natutulog ba ang Diyos? Bukod sa napapakinggan nga ni Jessa yun sa karaoke, nagpasok ako ng small background about Jessa na she used to date someone na kumakanta ng ganun sa video key. And at the same time, kinwestiyon niya. Kasi bakit ba natutulog, ay kung natutulog ba ang Diyos, bakit hinayaan niya ako maging ganto? Kumbaga, yun na yung philosophical take, diba? Na mapapaisip ka na, oo nga, kung may Diyos, bakit ako naging ganto? Kung may Diyos, marami ba akong tao?
Kumbaga, gusto kong pumasok sa ganong aspeto na minsan ang daming philosophical questions na stuck lamang sa classroom. Pero kailangan maisip natin ano ba yung realistic concept niya sa mga taong nasa labas ng akademya. So, yun yung aking advocacy, yun yung gusto ko sanang isulong, kumbaga. Na may mga isyong panlipunan pa rin na kailangan mabigyang aksyon. And last take dun sa aking kwento is that, or should I say play, is that si Jo Marie, di na siya makapag-book ng kanyang cab. Wala na rin mga taxi na dumadaan, walang TNVS. So, at the end of the story, gusto kong i-uplift pa rin si Jessa. Kumbaga, paano ba siya magiging tao rin? And at the same time, paano ba may papakita sa audience na may kakayahan siya, kumbaga babae pa rin siya na may pinaglalaban pa rin. Na hindi siya walang alam. Kumbaga minsan pa nga kung sino pa yung exposed sa daan o sa kalsada, sila pa yung mas maalam pa kaysa sa mga taong usually cloistered or nasa kanilang comfort zone. So, nagdagdag ako ng isang character, just an extra, para pumasok. Jessa hailed a taxi. Turns out, the driver ng taxi is someone na kakilala niya. And Jessa instructed Jo Marie to take the cab at sinabi ni Jessa na huwag nang pabayaran. Sagot ko na to. So parang imagine mo kung sino pa yung prostitute, siya pa yung technically nan libre. So bakit ka pinasok yung ganong eksena? Kasi probably minsan sa mga red light districts, magkakilala na yan eh. Yung mga prostitute, yung mga taxi drivers na maghahatid ng mga lasing na tao pagdating ng gabi, or di kaya yung mga nagtitinda ng mane o ano pa mang pagkain sa daan. Kumbaga, it's already one microcosm of the society na sila rin magkakilala, kumbaga. So, at the end, bigla na lamang kung pinakita sa story na it was Jessa who helped Jo Marie go back to his place, yung sa kanilang seminaryo. Then later on, gusto kong ipakita doon na kahit papano si Jessa, hindi lamang siya marumi. Kumbaga, nag-iisip din siya. And she is not a dumb person. As much as we think na ganun ang kanyang napiling hanap buhay. Okay, and for my third play, my advocacy naman doon for my story, Asymptotes and Daddy Issues, is about the LGBT community. Sabi ko na I created stories revolving two characters. This time, dalawa pa rin yung character na nag-uusap. So, with the story or with the play, basically, what I introduced there are issues on body dysmorphia. Because, let's say, you're using an LGBT dating app. And ano ba yung madalas na laging question, kumbaga, sa mga dating apps? What is your body type? If you're slim, you're jock, you're chubby, or di kaya ano pa man. Kumbaga, pumapasok yung aspeto na people are still visual creatures. Maganda sa atin, kung maganda sa paningin natin, kung maganda rin sila, kumbaga. Kumbaga, we have our own standards, pero meron pa rin pinaka-standard of beauty pa rin na probably society dictated to us. So let's say in the LGBT community, in my own play, ano nga ba yung tendency natin? Kung ano nga ba yung sinasabi natin na maganda pangatawan? Probably a person with abs or well-chiseled body or probably good facial structure, or sometimes with Filipinos, may bias pa rin in terms of Eurocentric beauty standards na gusto ko i-explore doon sa aking play. Then also, just a spoiler about that one, they met. So, one of the things that I injected there is that when they are to have their first date, the time na nagkita sila is that doon nalaman nung character na
despite the build of the person, kasi yung nakilala niya na doon is that nakipag-meet siya sa isang lalaki na maganda yung pangangatawan. Although hindi siya naguba doon sa initial parts of the play is that I injected there a part na the guy was a survivor of breast cancer. So gusto kong ipasok yung ganong aspeto na gusto kong i-break kumbaga yung belief natin na okay, it's only women who gets breast cancer. No, it's not. There are also males who get breast cancer. And sad to say, in some cases, in order to survive, kailangan tanggalin yung mammary glands. Probably, pwede nating sabihin na iba ang take ng babae na mawawala ng mammary glands kasi perhaps it is connected to one's femininity perhaps. Pero let's say sa isang lalaki, ano nga ba ang mindset ng isang lalaki na natanggalan ng breasts? Diba? Kasi kumbaga kahit sabihin natin na wala lang yan, lalaki naman siya. Kumbaga pag nawala naman siya ng ganyan, mabubuhay pa rin naman siya. Pero little did we know na kahit naman ganun ang mangyayari sa tao, being disfigured, mawalan ka nga lang ng paa, daliri o anumang bahagi sa iyong katawan, masakit pa rin. Kumbaga there is trauma. So with my advocacy, I try naman kahit papano na breast cancer victims, particularly survivors should be heard as well, should be known, and also kahit may nabawasan na bahagi sa iyong katawan, pwede ka pa ring mag-date. Although I cannot say 100% na you can live a perfectly normal life, but at least give them a chance. Or di kaya we should be more accepting as a society. Yun yung gusto kong maging message sa aking kwento, na maging bukas ang ating kaisipan, lalo na ngayon na ang pinaglalaban natin is to be more inclusive, diba? Kumbaga kailangan nating yakapin kumbaga yung mga ganong uri ng tao kasi tao pa rin sila. And yun yung aking take sa aking advocacy in terms of writing my own plays. Okay, let's proceed to the next slide. Okay, choose the time and setting. So as I've mentioned before with my three earlier plays, the first one na naisip kong time and setting for Revon at Cheruela is technically the present time. So as I've mentioned a while ago, naisip ko na, okay, may eskwelahan, may katabi siyang motel. So when I draft kung ano bang itsura ng stage, kung ano ba siya, gusto ko yung para rin siyang motel, pero yung student-friendly. Kumbaga, I don't want to use student-friendly kasi para medyo parang pinopromote. But what I mean is that, kasha sa budget nila. Kumbaga, maging realistic din ako. At the same time, ano nga ba yung madalas nakikitang motels na malapit sa U-Belt? Actually nga, di ba? Even computer shops nga and motels should not be easily accessible sa mga lugar na malapit sa universities and colleges. But hello, we're in the Philippines and ganito yung nangyayari, probably because of economic issues. Pero regardless of what, inisip ko yung time and setting, and at the same time, if we use now, I make sure na yung pananalitari ng aking mga characters are not only relatable, but also, kahit pa paano, it speaks kung paano rin magsalita yung mga kabataan din ngayon. So, yun yung inisip ko na gagalawan ng character ko. Another take is that dun sa second play ko naman, I thought of Malate, of Ross Boulevard. So I put there obvious, probably kung may malaking props. If you're familiar with the fountain sa Rojas Boulevard, I inserted a scene there. Yung kalsada. And also, a very popular restaurant in Rojas Boulevard, the original branch ng Aristocrat, if some of you are familiar with that chain that sells chicken barbecue, doon nag-occur yung first scene. Kumbaga doon nag-cruise yung landas nila, tapos paikot-ikot sila ng Rojas Boulevard. So para at least, alam ko kung ano yung direksyon patungo yung mga characters at paano rin magtatapos base sa mga nasa surroundings din nila. And for my third play, ginawa ko naman dito is parang meeting spot naman kasi as we all know,
usually kapag online dating or di kaya may first meeting, kumbaga you're going to have a particular place kung saan kayo magkikita. Then also, I try my best to, na yung characters ko naman as they speak, they follow ko ano nga ba yung jargon na ginagamit nila para at least my sense of reality pa rin sa kanilang binibigkas. Okay, let's go to the next slide. Limit the number of your characters. So as I've mentioned, when I wrote my plays, I try my best to limit with just around 2, pinakamarami na yung 3. So usually when I have third and fourth character, extras na lang sila. But I'm not saying na mali yung pagsusulat na, let's say, gusto mong gumawa ng 5 characters, just ko, para ka ng Friends. Diba? Ang dami nilang, kumbaga nadadamihan na rin ako sa 5. Or di kaya, ano ba to, superhero play ba to na kailang isang team sila para makapagsugpo ng kalaban? Or di kaya, let's say, ang problema sa maraming characters is that nawawalan yung sense of individuality, lalo na kunyari bibigyan ka lang ng limit na okay, gawa ka ng play good for 45 minutes, or di kaya may ibang teachers na sasabihin gumawa ka ng play na good for 15 minutes, tapos ilan ang characters mo? 10. Wala siyang pinagkaiba sa mga student school play na ginroupings ni teacher. Let's say, sa klase ng 40, dinivide mo sila sa either 5 groups. O di kaya sa ibang school, may klase ng 50. Tapos i-divide natin ng 5 groups. So 10 members sa play. O let's say, yung 2 tao doon, director and assistant director or writer or whatsoever. So we are left with 8 characters. So di ba parang ang hirap naman na nagde-device yung writer ng paano yung magagawa ng role, yung 8. Kaya di ba may running joke tayo sa school na, o ikaw na lang yung gumanap na puno. Di ba? ano bang role ng punong yan na nakatayo lamang sa entablado? Kumbaga, missed opportunity yon. Kaya nga, if we are going to write our own play, sometimes it's better that we limit them, let's say, to 2 na lamang. Kasi what if, let's say, you are creating a play na related sa history, particularly Philippine history. What I mean by that is, hypothetical example is, gagawa ka ng play tungkol sa buhay ni Jose Rizal noong kabataan niya. Eh, alam naman natin na ang dami niyang kapatid. Mula kay Pasiano, kay La Saturnina, kay Olympia. Kumbaga, paano mo pagkakaiba sila from one sister to the other? Kasi let's say si Pasiano at si Pepe, we all know na, okay, distinguishing is that one is older, one is younger. Eh, paano naman yung sisters ni Jose Rizal, paano man sila yung mapagkakaiba? So that's the challenge for the writer. Not only researching, kasi hindi naman natin pwedeng baliin, gawa kayo din adaptation ng buhay ni Rizal, tapos gawin na lang natin, 4 na lang silang magkakapatid. Kumbaga, that's a no-no. Kasi technically, even though it's a historical fiction, or di kaya you're going to create an historical play, tapos magbabawas ka ng characters just for the sake of observing this rule. Parang ano naman yon, parang unfair naman, di ba? Tsaka dinistort na nga yung history, although partly there's a creative license involved. Pero kung gagawin na lang natin na, o gawin na lang nating 4 kasi budget tayo, di ba? Kumbaga, medyo magiging issue yon. So my best take for that one is if you can look for a consultant, whether historian, someone who works in the theater, and also other respected people from the community, you seek their advice kung paano nyo i-device yung characters. And at the same time, parang hindi lang sila magmukhang extra lamang na nasa paligid na lakad ng lakad, di ba? Kumbaga, sayang naman yung ganung opportunity na marami ka nang cast, tumayo lang sila. Anong papel pa nila, di ba? Might as well kumuha ka na lang ng taong nagkukuha rin ng props at nag-costume nyo na lang kung ganun din ang case, kung hindi pala siya magsasalita. Sayang lang, di ba? So, another particular case for limiting the number of characters, probably that I can give as an example is, let's say, an adaptation of Sound of Music. We all know na marami magkakapatid na involved yun sa film na yon, or di kaya, should I say, yung pinag-adapt nung kwento is an actual family, the Vondra family. But when it was created a film into a theater performance, nagkaroon na ng, naging fictionalized na,
kumbaga yung kwento. So I don't know kung paano ba naging creative decisions doon, or was the actual family consulted, or they agreed. So sometimes minsan it's best then to consult your producer if you have your producer as well, and other people behind your team. Pero minsan if you're writing, ikaw lang mag-isa, di ba, na nag-decide. So minsan kapag nilatag na yung script tapos gagawin na siyang play, may mga judgments na kailangan baguhin, kailangan palitan. At the end of the day, kailangan isipin mo rin yung sarili mo, self-love, kumbaga. Minsan, alamin mo rin kung natatapakan na ba yung creative rights mo, kumbaga, kung may kailangan i-adjust. But at least, mag-meet pa rin kayo on your middle ground. Para ano man ang mangyari, if you accepted such case, then no issues would arise, lalo na for your own future writing projects. Okay, so let's go over to the next slide. 6, create believable or realistic characters and let them move. Ang nagiging sakit ng mga first-time writers, lalo na sa play, ay hindi nila pinapagalaw yung mga character nila. Kumbaga, nakatayo lang sila na nagko-conversation or may dialogue. Kumbaga, obviously, if there are two characters, it's a dialogue. If there's one monologue, obviously, or pwedeng going aside sa performance. Pero hindi sila kumikilos, parang nakatayo lang sila. Kumbaga, walang movement. It's very stagnant. Let's imagine na may mga nanonood tayong audience na nakaupo sa pinakamalayong upuan, nakatayo lamang yung character. Anong dating noon? Mukha silang dalawang punong nag-uusap. At ayaw natin na may nag-uusap na mahogany at akasya sa entablado. Kahit sabihin na natin na it's not a musical that requires a grand dance performance, song and dance performance, choreography. But still, kahit pa paano, kailangan paikutin mo sila sa stage. Hindi lamang lagi na lang sila nasa gitna o di kaya lagi may spotlight. Kumbaga, kung kailangan niya mag-stage left, stage right, kumbaga, kailangan humarap, tumalikod, gawin niyo yun. Minsan, maganda rin na pinapakilos din natin yung kamay ng character, pati kumpas, di ba? That's why, minsan may mga criticism about theater actors that they seem exaggerated when they are asked to perform on TV because probably yun yung training nila. And same goes with the scriptwriter. Huwag kayong mahihiya na when you're crafting your character at sa isang particular scene, kailangan niyang umikot ng stage. Paikutin niyo siya. Kumbaga, you are the writer, you are the god of your own piece. Kumbaga, you can manipulate, adjust, create, and at the same time, move them. Kasi if they remain stagnant, sayang yung lawak ng stage. Sometimes what I do is that in one particular adaptation that I did of a musical is that, sabi ko, there's this stage and there's the audience. So while there are characters on stage, gusto ko sana na parang immersive yung experience. So what I did is that there's a wedding scene that is technically required in that story. Sabi ko, paano natin papapasukin yung bride? Sabi ko, ayokong mangyari na papasok yung bride galing sa stage. Kasi kung nanggaling siya ng stage, anong purpose ng aisle, di ba? Kumbaga, buti na lamang yung theater kung saan ginawa yung play na yon. May aisle, kumbaga, may aisle sa gitna. Tapos merong section A, section B. So section A left, section B right. Sabi ko, magiging missed opportunity ito kung hindi nagamit tong aisle na to. So, while nandun yung mga madre, yung pare na character actor sa stage, ang ginawa ko is, ginamit ko yung aisle para dun mag-processional yung bride. So, di ba parang kung ikaw yung audience na nasa likod nakapwesto, nagulat ka na, biglang bumukas yung pinto, parang, bakit biglang bumukas? May lalabas man tao or what? Di ba, kapag binuksan ang pintuan, ang liwanag niya masyado. So gusto ko magkaroon ng ganung moment na parang, ay, ang liwanag, papasok yung bride, shining, shimmering yung eksena. Lahat ng mga tao kasi, di ba, ang unang insik mo, kahit nanonood ka, whether sa movie house or di ka sa theater, pag may bukas, nakakairita. Pero nung may bumukas, titingnan mo saan ang galing yung bukas na yun, then there comes the character,
papasok, no? Naglalakad with matching background music, unti-unti siyang paakyat ng stage. So feeling mo, ikaw audience, hindi ka lang audience, naging part ka pa nung kasal. Parang feeling mo na sa pew ka na nakapwesto. So yun yung gusto kong experience din ng mga audiences that. Huwag nating isang tabi yung audience natin. Kasi isipin natin na, let's say, your play is paid, bayad yan. Kumbaga, nagbayad sila ng ticket. Kahit pa paano naman, kumbaga, sulitin naman natin yung kanilang audience experience, di ba? So imagine mo, nakaupo ka lang dyan, tapos dumadaan siya sa harap mo, then pumasok naman yung, kumbaga, yung mga abay, then the presider, until nakaakit na sila sa stage. While not leaving the stage empty. Kasi ako, ang ayoko kasing minsan nangyayari, kung may nangyayari sa baba ng stage, tapos nababakante yung taas, parang, kumbaga parang ang dry, kumbaga parang nagbumukhang single scene tapos blanco lang yung harap. So gusto ko para lumalabas na there are technically parang two scenes happening at once. Para at least yung mga mata ng audience natin, busog na busog pa rin sa nakikita nila. So another take here for creating believable and realistic characters. Let's say gagawa ka ng character na, as I mentioned, my first play was Jomari and Jessa. Estudyante sila. Ang ginawa ko sa kanila is that they are not from a better social class. So sometimes I injected their scenes na nagkakamali sila ng English words, lalo na yung mga pronunciation, ano ba yung mga language faux pas na pinasok ko sa kwento. Let's say, one particular take, kung familiar tayo sa joke na yung order ka ng one slash of cake. Obviously, hindi naman slash dapat. It should be one slice of cake. So yung mga ganong nuances, pinasok ko dun sa characters na yon. Or let's say, doon naman sa second play ko, if that involves a seminar yan, napansin natin na parang parang there's this certain monotone na priest voice kung paano sila magsalita, which is very different doon sa prostitute na lumaki sa kalye. So let's say wikang kalye ang ginagamit niya, pero may papakita pa rin natin na she knows how to accommodate guests, kumbaga. At the same time, she can adapt. But at least, kailangan mapalapit pa rin natin sa katotohanan kung paano ba natin kinakraft yung ating mga characters. Kasi minsan kapag gumawa tayo ng mga characters na masyadong too good to be true, masyadong mabait, parang sakit din kasi minsan yung ibang mga nagsisimulang writers, yung parang walang bahid ng kasamaan. I'm not saying the character should be bad. I'm just saying that the character should be human. Kasi kapag ginawa natin yung characters na masyadong santo santita, kumbaga, ang problem niyan is, meron pa ba siyang conscience? Meron pa ba siyang moral dilemma? And sometimes kapag binibigyan natin ng problema yung character, minsan the more struggles that the character should fight or di kaya kailangan tapusin, minsan dun ka nanganganak ng mga possible scenes na pwede mong idagdag. And at the same time, napapaisip ka na, kung ginawa to ni character A, ano gagawin ni character B? So nagkakaroon ka ng multiple viewpoints din, kumbaga, sa ating play. Next slide po. Let's go to the next slide. Okay, so make your audience think. So the problem with some plays is that binigay na nila yung ending. Although I'm not saying that's bad, but mas maganda rin na minsan may mga play na minsan abrupt yung ending na ikaw mag-iisip na ano kaya yung mangyayari sa next scene? Or di kaya habang nagra-run yung play mo, dapat umaandar din yung utak ng audience mo or else matutulog sila. Kumbaga, they will not listen, they will not care anymore. Kapag lalo na boring na kumbaga yung tumatakbo sa kwento, kumbaga ang dami ng pinalabok sa eksena na minsan hindi mo na maintindihan. I, for one, to be honest, I watch plays. Obviously, I have plays that I liked. There are plays that I super like na up to now, nasa utak ko pa rin yung mga eksena. And there are plays na nababagot ako. Kumbaga, hindi naman kasi lahat ng play perfecto. Kumbaga, kahit anong pa man sabihin natin, there are problems in the play.
And minsan isipin natin na ano ba yung magigain na insight ng audience natin sa pinakita nating play, or di kaya sobrang static na, o di kaya parang wala nang movement na nangyayari, nadadrag ka na. So, kailangan pa rin nating isipin yung audience natin. I'm not saying na super duper natin na mag-adjust. Yung parang masyadong client-based yung pagsasulat natin. Kasi mawawala na yung sense of creativity natin. Pero ang ibig ko na sabihin is that consider them as one of the factors. At the end of the day, as I said before, kailangan mo pa rin isipin kung ano ba yung personal take mo, ano ba yung direction mo, na hindi na ma-violate yung creativity pa rin. Okay, let's go to the next slide. Okay, do not forget the stagecraft, scenery, lighting, costumes, props, and sound engineering. So, let's say your background is into writing, kailangan mo rin isipin na kailan papasok yung gantong ilaw, kailan ba susuotin ng gantong character yung gantong damit, or di kaya kailan magkakaroon ng change ng costumes, kailan lalabas yung props na ito, paano yung exit ng props, paano yung entrance ng props, or di kaya ano ba yung special effects or di kaya sound effects na gagamitin ko for my play. So dito pumapasok yung technical aspect, na it's not just about writing, it's making your audience feel and at the same time make your play more authentic. Kumbaga. So, aminin naman natin sa hindi, hindi naman lahat tayo privileged na magkaroon ng malalaking budget kapag gumagawa tayo ng play, kapag ipoproduce na siya, di ba? So, yan din ang isa sa mga naging problema ko when I created an adaptation of a play is that, sabi ko, ang hirap kasi wala tayong budget para sa malalaking background. So, what I devised is that, sabi ko, gusto ko nga sana magkaroon ng 3D mapping na at least pag kumumpas yung character, parang animated yung background. But then again, syempre, hindi naman nating lahat kaya, and lalo na kapag student-made yung play na gagawin, mag-iisip at mag-iisip ka, you become more resourceful. So, what I did is, may projector sila. Ang maganda sa projector nila is bago yung ginamit dun sa theater na pinaganapan namin. Then, we just used para malaslide deck, kumbaga yung pasok nung background. So, we have backgrounds na naka-computer generated. Tapos, ang ayoko kasi, yung parang, yung mukha siyang next slide sa misa. O di kaya yung next slide na biglang pasok, yung next, o sa business meeting, na napaka-static. So, what I did is that, sabi ko, gawin nyo siyang parang fade in, fade out kung kailangan mag-next scene. Para at least, kung naka-computer graphics, even in slide presentation, pwede nyo itong gawin ha, sa mga gumagawa ng play tapos gusto ma-produce. Pwede nyo i-customize yung fade in para sasabay siya kung kailan ipapatay nung lights engineering nyo, yung assigned sa lighting, yung pagtanggal nung ilaw. So pag fade in, wala na. Tapos pag fade out, gano'n naman. Para at least meron pa rin magandang movement. At hindi yung masyado abrupt na bigla na lang namatay yung ilaw o bigla na lang nag-next scene, di ba? At saka at the same time, it will give your characters enough time to move, to exit, to enter, etc. For the, let's say, naman sa costumes, ang iniisip ko naman dito is that if there are students, ano ba ang mentality natin? Student na naka-uniform, let's say kung lalaki man siya, naka-puting polo, naka-slacks, naka-black shoes, naka-ID. Pero may distinguishing feature tayo dun sa student tayo na hindi lang siya basta student dun sa ginawa kong play, let's say with Jomery and Jessa. So probably, let's say with a costume designer or you yourself as the writer, let's say if you're writing a similar play, gawin natin siyang ibang estudyante. So probably paano siya magiging iba? Probably we can have the student have unkempt hair or di kaya nakasuot ng sombrero or di kaya nakabukas yung dalawang botones sa uniform pero may suot siyang civilian na damit na typical nakikita natin sa mga bata nagka-cutting, di ba?
Tapos imbis na black shoes, naka-rubber shoes. So, does a change na ginawa natin doon sa damit ng character? Nagkakaroon siya ng paint sa utak natin na anong uri siya ng estudyante. Diba? Kumbaga, mas madali magkaroon ng image na ma-imprint sa atin. So, another take for the scenery is that, as I mentioned doon sa background, maximize nyo rin yung budget nyo. Or what we did in our adaptation is, may similar kasi na nakapag-produce din ng play na yun. Hiniram na lamang namin yung props. Kasi sayang naman, di ba? Isang beses lang ginamit, then we have a different take. So why not reuse them, di ba? Katulong pa tayo kay Mother Earth. So with the props din, ang iniisip ko rin dito is that sometimes kailangan mas malaki yung props mo na gagamitin sa stage. Kasi kapag maliit yan, hindi naman makikita ng taong nasa likod. Although unavoidable naman kasi may mga props naman na yung regular sized object yung gagamitin nyo. Pero as much as possible, exaggerate the size. Para at least visible pa rin siya sa manonood nyo. Pero if gusto nyo gumamit ng realistic objects, yung malarealya lang ang peg, then that's fine as well. The last is for sound engineering. A funny anecdote is that I have one character who speaks so loudly, narinig siya sa theater, ang ginawa ng sound engineer ko, imbis na hinaan, pinatayan niya pa ng microphone. And little did I know, nakapatay na pala yung microphone niya, tapos narinig pa rin siya sa audience. So sabi ko, at least the character knows how to modulate one's voice. Another thing for sound engineering is that syempre naman, hindi naman natin technically kaya mag-produce ng particular sounds. So you can use sound effects as well. But make sure na yung gagamitin yung sound effects are copyright-free, yung mga bagay na copyleft. So if it's copyright, then you obtain the rights kung kaya nyo pa. Or the solution that I can advise you is kung may marunong gumawa ng music, then do that as well. Kasi syempre mahirap na matapakan natin yung intellectual property ng iba. And lalo na, we are also writers. Probably we should be the ones more aware in terms of copyright. Kasi nga nagsusulat tayo, di ba? And concerned tayo sa intellectual property. So we should respect all parties involved. Okay. Before I proceed to the activity, are there any particular questions? Are there questions so far? Okay. I'm going to give now the next part to the host before I proceed to the short group activity. Thank you for Sir Patrick. And thank you for sharing with us your experiences, stories, and expertise in playwriting with all of us. Okay, so I hope that the participants enjoyed the session and gained a lot of takeaways. And as for me, I really gained a lot of takeaways here. I was jotting down my notes here and also my questions because indeed, playwriting is really a hard task. You have to multitask and you have to take into consideration a lot of things. And I like when you said that playwriters are the voice of the voiceless because it's important na when we write plays, hindi lang siya basta story. It portrays the realities of the society and the struggles of the people in it. And also, even to a point where we break stereotypes. So the stories that you have shared to us regarding your one-act plays, it's really, for me, naging super eye-opener siya and I gained a lot from it. And for a person na medyo konti lang yung experience with playwriting, it really was an eye-opener and it shed a lot of light on a lot of things. And so, before we have the short activity, I think it's
time to have a discussion with our esteemed speaker, no? So we encourage everyone to share their messages and questions. So what you only have to do is you may click the raise hand button and wait for your name to be called. You may also send your questions in the Zoom chat and I will be reading them for you. Okay, so I can see in the chat that we have a question here. No, nagtanong si Sir Patrick, if there's any questions. So you may now start sharing your questions with us. And if medyo shy kayo, you can send them to chat. Okay. While we are waiting for the questions, I have a question, Sir Patrick. So, when mayroong scene sa play na did not go as how you envisioned it to be or how you expected it to be, and how did you deal with it personally or with the group? Actually, parang wala pa naman sa akin nangyari yon, thank God. So, pero if ever, kung ganun man ang mangyari sa akin, minsan kasi baka ma-offend ako kung hindi matuloy yung gusto kong hangarin. Pero I see to it that there's still the middle ground that will be observed. Kasi sayang na nandito na yung opportunity pwede na i-produce or di kaya pwede na ipakita. So lagi ko pa rin tinitingnan, para kang businessman at nagtitingin pa rin ng SWOT analysis. So yun yung aking mindset when we're going to write and produce such play. Thank you so much, sir. We also have a question here that comes from Mr. Ethan. Can you write a play about something that you're not personally a part of, such as advocating for a minority or group, and how? Actually, this is a good question. Lalo na, let's say, I want to write about a play regarding an indigenous group. So, yung indigenous communities, pwede naman natin gawing subject. Pero ang take ko dito is that, yes, you can still write. But the challenge is, kailangan you try your best to be authentic. Kasi tulad ng aking sinabi, be the voice of the voiceless. Halimbawa na lamang, yung mga may hirap ba, may kapasidad ba silang makapagsulat at makapag-produce nito? Maaaring sabihin natin na may problema silang pinansyal, hindi kaya makapagbuo. Kaya tayo ang magiging tulay para sa mga mas nakakaraming tao na makita ang kanilang kwento. Same goes with the indigenous groups na gagamitin ko example. Technically, they are considered as a minority in our country. And similar sa mga films, let's say, mga independent films, lalo na pinapalabas sa pista ng pelikula Pilipino or di kaya sa Cinemalaya, usually, ang nagiging problema dito is, why is someone from Manila sharing my own culture or story to other people? Same goes with a foreign director and writer created a story involving Filipinos. Then it would be produced in a global scale where in fact it should be a Filipino should be writing our own. So yun yung particular questions na pwede bumabagabag sa atin. So I say na yes, you can still write, but always research, always consult. So ang kailangan natin gawin is bago natin, kumbaga nagsulat ka na, kahit paano ka pag-research ka na, napag-consulta ka na, even before na magkakaroon ng production, still consulting pa rin. Ang advice ko dyan is that, let's say, gagawin siyang bigger production. If I'm not mistaken, kasi parang kailangan mo pa mag-obtain ng permits, di ba, sa mga indigenous groups kung pwede ito ipakita. And at the same time, kahit sabihin natin sariling creative juice natin yung pinasok natin dito, ipakita rin natin sa kanila itong material na to na would it be offensive kapag nagpakita kami ng gantong certain scenes? Or di kaya let's say may eksena ka na gusto mong pasayawin yung dalawang characters. Probably baka mali yung costume na masuot niya or di kaya offensive pala kapag ginawa tong performance na to. So again, it is best na itanong pa rin natin sa mga mas nakakaalam kung paano nila natin ito papakita. Kasi at the end of the day, respeto pa rin yung kailangan nating iuna pa rin sa pagsusulat at sa pagbabahagi ng kanilang kwento. Kasi kanila pa rin yun. Kumbaga tayo, naging boses lamang tayo.
Thank you so much for that too. So it's really important to ask opinions from others, especially from experts na mas may mas well-versed in the topic. And it's, at the end of the day, it's important to extend respect in to people. Yeah, thank you so much for. Are there any questions from our audience before we have our activity? I'm sure marami tayong naisip na questions while Patrick is having his talk. Okay, we have to Leonard Balanza. Do you have tips on getting out of writer's block situation? Actually, ako rin nakaka-experience din ako ng writer's block. My tip dyan is, isipin niyo yung deadline, malapit na at kailangan niyo na magsulat. Ako kasi ganun akong ginagawa ko lagi. Kapag nagsusulat ako, kunyari sasabihin sa akin na, okay, may 2 buwan ka pa magsulat. Pero kapag sabihin natin na nag-prepare ako ng ahead of time, to be honest, ito yung napapansin kong scenario sa case ko. Especially if writing for journals or di kaya writing for competitions. Yung mga entry ko pa na ginawa ko na yung naalagaan mo na, yung tingin mong well-crafted, yun pa yung mga hindi pa man nananalo. Tapos yung mga ginawa ko lang na, oh sige, subukan ko nga, parang may 5 hours pa akong deadline. Yun pa yung nananalo na feeling ko hindi sila buo yung kwento. So parang, napapaisip din ako eh, kasi teacher din ako, di ba? Kapag teacher, kailangan mo sasabihin sa mga estudyante na, o magpasa kayo on time, wag nyo hintayin yung deadline, which is true naman. Kumbaga, wag natin i-miss yung deadline kasi let's say sa mga contest, kapag nag-ano na yung deadline, sinabihan ka na ito yung until 11:59 p.m., until 11:59 p.m. lang, kahit umiyak ka pa ng dugo, kahit sabi natin 12:01 a.m. yung pasan, hindi na tatanggapin yung entry mo. Pero at least yung sense na sabi natin yung malapit na, nagkakaroon ka kasi ng urge eh. Meron ng tendency na kailangan mo na itong tapusin or else ikaw yung matatapos. So, yun yung aking tip. Kumbaga, medyo nakakatawa kumbaga. Pero when you are faced with writer's block, ako ang masasabi ko, relax, immerse, or probably write in a place na walang distraction. To be honest, my place, minsan nagagawa ko siya, let's say, pasahan na mamaya, pupunta lang ako sa coffee shop, tapos siguro ang break ko lang ay iihi lang talaga ako. Tapos ipapasa ko siya ng 8 p.m. kasi ang deadline ay 11. After 8, tapos na lahat, tapos uwi na ako. Parang pagod na pagod yung utak ko. Parang feeling ko, isang linggo ako nagtrabaho na ginawa ko na ng isang araw. Yun, baka it might work for your own case. Or probably for other people, yung change of environment nga na nasabi ko, I think si Miss L, si Albis, familiar doon sa computer laboratory namin sa UST during pre-pandemic. Minsan kasi hindi ako nakapagsit pag walang airco. Kasi parang ang init, di ba? Parang hirap pa pag may init. Dahil kumbaga, iniisip yung temperature tapos hindi ka relaxed. So tagang minaximize ko talaga yung computer laboratory fee namin. Kumbaga yung pasahan lang nun is nearby. Kasi kailangan ko pang ipanotaryo yung entry. Yun, isang bagsak. Kumbaga parang itong to-do list, ito lang yung kailangan kong gawin. Wala akong kailangan gawin na hindi related sa kailangan kong gawin. Yun yung ginagawa ko to eliminate writer's block. Kasi ang nagiging tendency is, naisip ko yung other task ko, nakakalimutan ko na, may kailangan pa akong gawin as a writer. Yun lamang po. Thank you. What I got from that is, change your environment every now and then. Have a good, conducive environment for writing. And, yun. Yes, that's really nice. Po. Thank you so much. And, Next, we have 2 more questions here po pala. Next is the saying, write what you know, applicable to playwriting? Sorry, can you please repeat the question? Sure. Is the saying, write what you know, applicable to playwriting?
Masasabi ko, possibly, yes, right, what you know, applicable naman siya sa playwriting. Kasi obviously, if familiar ka sa subject, familiar ka sa topic, madali mo na i-manipulate yung kwento. Kumbaga, kaya mo na magdagdag at magbawas ng possible scenes or di kaya ano ba yung sasabihin ng character. Pero minsan, maganda rin nag-explore ka ng bagay na hindi ka masyado familiar. Tapos, ang nagiging tendency kasi, let's say, ako ang bias ko kasi is that, let's say, I am from Manila. So, ang ginagalawan ko is, kumbaga, ito lang, kumbaga, masyado Manila-centric at gusto ko sana gumawa ng kwento, let's say, outside of my own boundaries. That's also possible as well. Pero tulad ng aking nasabi, kasi masyado nang saturated yung stories revolving cities, di ba? Lalo sa mga Western play, bakit lagi na lang New York, California, yung setting. Kumbaga, mapapansin natin, ang dami na ngayong not only plays but also TV shows na nakasituate sa ibang lugar. So, pwede na naman din natin gawin yon, pero wag natin kakalimutan pa rin na mag-research, magsaliksik, at magkonsulta. Thank you so much. Here's another question. What is the difference between staging a university-based play to a community-based play? Actually, ang sasagutin ko dyan ay budget. I mean, realistic answer yon. Budget talaga. Usually, if for a university-based play, this is under a probably a student theater organizations. Or kaya sometimes, pwede rin natin sabihin na technically university-based play na rin yung sabihin natin college requirement eh, if you're taking speech and stage arts as one of your subjects. As for community-based play, minsan budget varies. So technically, may mga community-based play naman na ginagawa nga even sa yung mga pa-stage lang sa barangay, that's also possible as well. Consider this community-based play. Or di kaya even yung mga plays na pinuperform nyo in different communities, let's say, yung mga street plays, yon pwede nyo rin yung gawin. Minsan, difference din nila is probably the venue and actually the advocacy rin. Kumbaga, isipin mo, sa ganito community, sino bang audience mo? As opposed sa university, obviously, ang audience mo ay yung student patrons. Kumbaga, yung sino ba yung mga nada sa eskwela na yun? Apart from them are paying audiences na usually naman kapag mga student plays, yung kaibigan din nila yung nanonood o kapamilya nila para lang maubos yung ticket. I mean, that's a sad reality that's happening. So, yun ang masasabi kong pinaka-difference besides the budget is kung sino ba yung audience na target mo rin. Thank you so much for that. Wow, we are getting a lot of questions and I think that's a really good thing because it's really sparking interest. We also have another question here from Ms. Regina Sofia Halare. Paano po kayo nakakapagsulat ng dialogues na appropriate, hindi awkward, and yung hindi lang basta-bastang nilalagay for the sake ng magkaroon ng dialogue or conversation? I think that's also a huge struggle. When I write, aminin ko talaga, may tendency kasi minsan pa nagsusulat ako. Yung personal judgment ko pa rin inuuna ko. May tendency kasi ako na hindi ko pa siya napapakonsult sa kasamahan ko. Kumbaga, uy, basahin mo muna yung script ko bago ko ipasa. Kasi ang nangyayari sa akin is, I'm hitting the deadline. So ang nangyayari is, I put my trust, let's say, doon sa judge, kung panel sila ng judges, kung magustuhan yung kwento ko o hindi. Pero kung ipoproduce na siya na malaki, that's the time that I consult kung may awkward scenes, kumbaga. Pero in the writing process, if may mga may gusto kong ipasok na hindi awkward the dialogue, minsan isipin mo rin na para ka nag-film writing eh. Kapag binato to ng artista mo, tatawa ba yung audience ko o hindi? So kapag feeling mo nakakatawa siya at yun ang gusto mong mangyari, then sulat mo yun. Pero kapag hindi at nagmukha siyang corny or di kaya naging off, that's the time na tanggalin natin yon. Or di kaya, ang best thing na pwede kong gawin dito is that contextualize. So, may mga times naman na kapag ina-adapt na yung play mo at nasa ibang community naman to pinerform, pwede kang magdagdag at magbawas ng
sasabihin, para at least meron pa rin sense of connection or may relationship pa rin yung audience mo sa sinusulat mo. Para may iwasan yung basta-basta paglalagay, minsan kasi ang nakikita kong sakit dito is, bakit yung writer nagsulat ng basta-bastang dialogue? Kumbaga siya na nga yung master ng kanyang sariling writing tapos naglalagay ka lang ng ganyang words. Ako, ang nakikita kong perspective dyan is, baka nag-hit yung writer ng word count or page count. Kasi ano, ikaw na nga yung writer, bakit may ganun dialogues pa rin? So kung nararamdaman mo kailangan mo siya tanggalin, tanggalin mo siya. At kung kailangan mo sumunod sa page count, kasi minsan di natin maiwasan na ito na yung kwento, eh, kahit sabihin natin na 15 pages na ito na yun, wala na ako maidadagdag. Pero dahil kailangan mo pa rin siyang pasukan ng mga eksena, pasukan mo siya ng kahit mga minor na eksenas or di kaya maliliit na mga usapan, pwede ka nga magpasok ng jokes, short backgrounder, anecdotes, para at least humaba pa yung pyesa mo. Pero iwasan natin yung awkward scenes, lalo na yung parang yung titiga na napakatagal. Yung mga ganong eksena, ayan. Unless kung merong artistic merit o may something behind that scene, then pwede mong gawin yun. Yun lamang ho. Thank you so much. So visualized and contextualized. Yes, okay. Another question here is, may instances po ba na yung sinulat yung play doesn't fit in with the casted character or hindi masyadong nagagampanan yung character with what you visualize it to be? How do you handle this? Actually, ang naalala ko dito, experience na nangyari to sa akin is when I was tasked to create an adaptation of The Sound of Music, tapos sabi ng mga kilala ko, okay, yung ate doon sa role, yung gaganap is someone na napakaliit. So, although I don't want to discriminate, sabi ko, hindi pwedeng kapag nakatingin yung audience at nakatayo silang magkakapatid, iba-iba yung height. Kasi still, visual medium pa rin yun. Although, let's say, may mga plays naman na nagbe-bend, let's say, ng race, di ba? Or di kaya ng gender ng character. Like, there's one adaptation na napanood ko of Little Mermaid na imbis na babae si Ursula, ginawa nilang lalaki. It's very unique, ha? Na-bend nila yung ganong gender ng character. Pero going back to my personal story is that sa akin, wini-weigh-in ko pa rin kung ano ba yung magiging itsura nila sa stage at the same time, ano ba yung mabaviolate at hindi mabaviolate. Eh, lalo na what I did was a stage adaptation and awkward nga naman na para silang, hindi sila pababa, magbumuka silang graph ng statistics na hindi tama yung kumbaga up-down, kumbaga ang awkward doon. So, yun yung mga kailangan kong isa-isip pa rin. So, if ever naman na magkaroon ng ganong instances na may mga times talaga na hindi na talaga siya ma-avoid, kumbaga ayoko naman na sabihin na you're not fit, eh lalo na he or she is capable of speaking, delivering, and lalo na kaya niya naman isa puso yung character. Pwede na magawin yun. Actually, ako, wala akong issue doon. Pero minsan may mga talaga nilagay ka na obviously na kailangan mapakita sa character. Let's say, napaka-direct na sinulat mo dun sa character sketch na kailangan mataba yung character. Talaga yun talaga exact na ano, na kailangan mong gawin na then you look for someone who happens to be fat or chubby to portray the role. Kasi ang mangyari is mawawala ng authenticity. But yung other aspects na pwede mong i-bend, let's say yung gender or di kaya yung race, doon natin pwedeng ibahin yung take natin doon sa in-sketch nating character. Thank you so much, Sir Patrick, for that tip. We also have a question here from Sir Ethan. Is it possible to write the full ensemble of characters and how would you recommend writing as such? Kung full ensemble na yung gagawin yung play, ako, I don't suggest na one act play na siya. Gawin nyo na siyang full length. Kasi if you're going to write a play na that involves five characters, mawawala na sila ng distinguishing feature. Although, sige, sabihin natin unavoidable, let's say, magtotropa yung nasa kwento, grupo sila ng apat na tao. Posible pa rin naman, pero kailangan iba't iba na sila ng personality, even the level of language. Kailangan ibahin mo na sila. Siguro ang pinakamasasabi kong technique na ginagawa ng mga nagka-craft niyan is
yung usually yung damit, halos iisa lang, si character A, puro all red lang yung damit niya, si character B, all black. Kaso ang nagiging dating nun is, although it's beneficial for the audience na nagkakaroon sila ng color cues, ang problema dun is, parang nababox na lamang yung character mo. Hindi na nagiging buo, kumbaga nag-stick na lang tayo sa visual cues. So kung ako tatanungin, if full and sum na yung gagawin mo, lakihan mo na yung project, gawin mo na siyang full-length play, huwag mo na siyang ilimit na one-act play. Oh, okay. Thank you so much, Sir Patrick, for that wonderful tip and advice. Now, I believe that we have no more questions here, and also it's already time for the activity. And so, would you like to spearhead it, Sir Patrick? Sorry? Again, please? Yes. I think it's time for the activity that you have for us, Patrick. Okay. So, for the second part of the activity, pa-share na lang po ng screen. Okay, so we will have breakout rooms. So, I'll divide you into four groups. I'll ask na lamang the hosts to divide into groups. So, first is that I will present a particular setting. I will present also a particular word to use, object, and two characters. So, ang gusto ko mangyari is just create a very short, let's say, dialogue lang and a sketching of the characters. So, let's say I'm going to give a setting. Let's say ang setting ko dito is a hotel room. So, mag-isip ka ng ano bang particular hotel room na sa utak mo. Let's say, meron kang gustong pangalan ng hotel is Blue Paradise, perhaps. Then, bahala ka na kung paano mo gusto yung i-craft yung itsura ng iyong hotel. Next, I have two characters flashed later on. Create a character sketch, let's say. Kayo na rin ang bahala kung paano gusto yung pangalan ng character. So, gumawa kayo ng ano bang adjective. Meron yung character na yon, let's say, Mirabella, 28, matangkad, estudyante sa U-Belt, gustong pumuti. That's an example of a very, very short character sketch. Word, a challenge here is, dun sa dialogue na kailangan yung gawin, kailangan mag-appear yung word na yon sa dialogue. And for the object, kailangan gamitin either one of the characters yung bagay na yun. Not necessarily gamitin, but pwede namang kahit i-mention lang, that's fine with me. Okay? So, just a short backgrounder. Let's go to group 1 first. Pakita ko lang muna yung slide ng group 1, whoever would be assigned. So, for group 1, napaka-familiar sa atin, ang setting ay palengke. So, ano bang eksenang naiisip nyo na pwedeng gawin sa palengke? The challenge here is kailangan mag-appear yung salitang sinungaling sa inyong very short dialogue. Next, create character sketch involving these two characters. Bahala kayo kung ano ba na-visualize nyo between the two. So, bigyan nyo sila ng pangalan, bigyan nyo ng edad, bigyan nyo ng adjective na nakikita base sa dalawang character na flashed. And obviously, the object here that will be used as a prop is yung chinelas. So, paano ba gagawin yung chinelas? Pwedeng pamalo, sinuot ng character, winagayway, nagbebenta pa na ng chinelas, etc., etc. It's up to you. Next slide. For second group, gumawa kayo ng eksena sa loob ng comfort room or palikuran. Dialogue should involve the word pagod. Gumawa kayo ng character sketch based from the two characters flashed. So, pwede silang, let's say, baka ang interpretation nyo ay magbarkada, mag-ina, o di kaya lesbian couple, among others. Then, kailangan mag-appear as a prop or object is yung bidet. For third group, I think familiar naman tayong lahat sa Jollibee. So gumawa ng eksena sa loob ng Jollibee, any branch or any spot ng Jollibee, whether sa dining, sa kitchen, sa counter, it's up to you. Don't forget to use the word sigla.
Then gumawa kayo ng character sketch involving the two characters presented. Then the prop or object to be seen or used is the Jollibee Chicken Joy Bucket. Yung Chicken Joy, kumbaga. Next slide. And the last group, sa vaccination site. Using the word pansin involving these two characters, so as I mentioned, pwedeng magkaibigan, magkapatid, magkabarkada, same-sex couple, dating mag-ex, bahala kayo kung anong gagawin nyo between the two characters that I presented. Then the prop or the object that should be used is the face mask. Okay. Now let's go to the host. Host, can you please add breakout rooms in our session? Okay. Hold on. What next? I think at this point we can stop recording. Then we will resume recording by the time that we have the group presentation. I think it's right. Okay, this is recorded. Hi, my name is Maria Gabriel Agatay Pongpesa, and I am from Progressive Organization of English Majors. And the group that I've chosen is the group one, and this is my dialogue. Since I don't know the name of the lady, I will just be representing her as lady. My dialogue, lady. Huli kayo dyan, bili na kayong gulay, shouting. And then, she drinks water as a break, face backward to drink at the cup. Saw the kid passing by and roaming his eyes around. Lady, hoy, magnanakaw! Kid stopped after being called out. Ako ho ba tinatawag nyo? Lady, oh, ikaw, magnanakaw ka no? Kid, ay, hindi po. Lady, sinungaling, bakit kanina ka pa ikot ng ikot, ha? Kid, bakit po ba ikot ako ng ikot? Magnanakaw na agad. Lady, sumasagot ka pa. Naku, naku, mga ganyang get up. Referring to the butas na sando and chinelas the kid was wearing. Alam ko na saan papunta yan. Kunwari, iikot-ikot lang, pa-inosente, pero may balak na magnakaw. Kid, grabe naman po kayo. Opo, totoo pong mukha akong dugyot ngayon, pero hindi naman po ata tama na bintangan niyo ako bilang magnanakaw. Di man po maayos ang aking pananamit, papunta dito sa palengke, ay maayos naman po akong napalaki. And then, another lady comes by and approaches the kid. Mother, oh anak, andito ka lang pala. Nahanap mo ba yung sangkap na pinapahanap ko? The lady and the kid diverted the attention to the mother. Kid, hindi po, Nay, pero mukhang wala po atang ganung gulay dito eh. And then the kid looks at the basket his mother was holding. Nay, ako na po. Ako po magdadala, baka mabigatan ka. Ay, naku, salamat, anak. Baka bait mo talaga. The lady was too stunned to speak. Joke. She then became ashamed of her unjustifiable behavior towards the kid. The kid then faced the lady. Kid, sana po sa susunod, eh wag naman po kayong mabilis maghusga. Mauna na po kami, mag-iingat po kayo lagi. And then, the mother was shocked, but she didn't say anything. Instead, she felt proud of her son. Some sort of way that she didn't. And then, she and the kid went home. Actually, that was a very beautiful take. Ang naalala ko yung kay Benjamin Pascual na ang kalupi. I think na-discuss to sa Philippine literature. So kudos to the writer, and at least I can find the advocacy there that we should not be quick to judge other people. So ang pinaka-comment ko na lang is yung last part, yung
pwede nang wag tayo masyadong teachy-preachy, yung nagsel tayong bata na wag manghusga, etc., etc. Parang yung the last scene, it could be omitted already. Tapos nag-proceed sa ending, then that's already an aha moment for the audience. Again, congratulations. It's a beautiful dialogue. Thank you, sir. After that is Gabriel. Yes, thank you so much. I believe we also have another presenter, Ms. Jailamu. Hello, everyone. Good morning po. Am I audible po? Yes po. Okay po. Can I present my screen po ba? Or, babasahin ko na. Basahin ko na lang. Okay. I'm Jailamir P. Dangka po. I'm a first year college student from Bachelor of Secondary Education po, Science Majors. And back when I was in high school po, I was a member of Teatro Nagenyo po, Theater Club in Naga City Science High School po. And the last time I did a playwright was like 2 years ago. So please bear po. Okay. Yung prompt po na napili ko ay yung third prompt po. In sa Jollibee, and naglagay po ako ng title. Nag-base po ako parang yung kwentong Jollibee po na series na pre-release ng Jollibee. Title is Chicken Joy, yung joy naka-italize. Yung setting is sa Jollibee counter, yung two characters, Lola, masiyahin na Lola and loves her apo so much. And Roy, yung Jollibee cashier, very close to her grandparents, sorry. Okay, scene 1, Jollibee lunchtime. Roy, uulitin ko lang po to order a one-piece chicken joy, jolly sandwich, jolly hotdog from Dayton po. Customer 1, yes, that's right. Roy, okay po, next line na lang po. Next, good morning ma'am, welcome to Jollibee, ano po order nila? Roy noticed Lola is not yet moving in line and still busy eyeing on the menu, trying to point towards it. Ma'am, Roy said. Ay, sorry, pasansya na iho. Went near the counter and placed her bag on top, cheerfully. Roy, no worries, Lola. Ano po bang order nyo? Roy sat back with the same mood. Lola, birthday kasi ngayon ng apo ko at paborito niya ang chicken dito sa Jollibee. Lola said, while looking for her purse and her bag. Okay, Roy. Ah, kaya naman po pala good mood ka po ngayon. Lola laughs back and replied. Roy, nakapag-decide na po ba kayo ng order, Lola? Lola, oo pala. Bigyan mo ako ng isang bucket ng chicken joy. Roy, order received po? Any additionals? Lola, yun lang iho. Lola said without removing the smile on her face. And then sa act, Roy chose to prepare the order himself as motivated by the customer's optimism. He placed a birthday candle as well on her paper bag. Roy, Lola, ito na pong order nyo. Happy birthday po sa apo nyo. Sana ma-enjoy nyo ang chicken joy. Salamat, iho. Sana nga magustuhan niya. And then, naglagay po ako ng counting twist sa class. Nag-change scene na siya. Yung second scene, nasa park na po siya. Cemetery park po. And Lola said, happy birthday, apo. She said with a smile and tear on her face, topping the chicken joy with the candle she surprisingly got. And yun po. That's how it ended po. Thank you po. Also, another beautiful take. Gusto ko rin yung pag-inject mo rin ng ending na at least yun yung parang shocking moment para sa audience kung ano ba yung value ng chicken joy. Thank you, Mali. Thank you so much for that, Ms. Lamir. For our next dialogue, Mr. Ethan Ron Awa shared here his take for the dialogue dun po sa group too. So I will be reading it and okay, here goes nothing. Scene is in a cold metallic hovers a school bathroom with bright fluorescent lighting and fogged out mirrors. Cassie enters in frustration. God, I am so tired of this shit. Her best friend Alexis barges in. Alex, tired of what exactly? Messing with my relationship? Turns to Alex. Cassie, how was I supposed to know? In a fury of rage, Alex takes a bidet off from a toilet stall. Alex, shut up or I'll wipe that CD makeup off that pretty face.
Cathy, crying? Please, you would not know what I am going through. Alex sprays a little sprinkle on the floor. Alex, keep talking. You expect me to believe you after what I heard? Cathy, tears flowing away from her eyes, ruining her mascara. I was so tired after so much last year. You know that. I needed a break. Alex, well, I am tired too. And I was getting better before you showed up again, ruining my day. Cathy, pitying me. Please. Alex saw this, and when she saw this, she sighed and sprayed a cold. Okay. I think that's where it got. Thank you for the writer and also for the person who shared the story or the play rather. One thing I like here is at least yung bidet naging weapon na pala dito. So at least hindi lamang siya panghugas, pwede rin pala siyang gamitin as to attack another person, diba? So that's very admirable. That's very good. Thank you so much sa iyong entry. Thank you so much as well, Mr. Ethan. I don't think I did any justice to that script, but but yeah, I'll try harder. Okay, for our next volunteer, it's another dialogue through chat, and I will be reading it again. Okay, so we have here Ms. Joy Sanoseagor from ADNU FHS, and she will be, she has chosen prompt 1. Okay. Boy. Manang, pabili po ng isang pirasong ukoy. Tinuro niya ang galunggong. Manang, ukoy? Boy. Opo, ukoy. Manang, galunggong niyan, boy. Ilan? Boy, isa. Manang, isa? May pera ka ba? Boy. Pinakita yung 5 piso. Manang, sino yung loloko mo? Hindi na ito sinibo. Boy, tinignan ang tindera hanggang sa tumalikod ito. Bib, oy, sabi ka dyan, dadaan ang mga isda. Sinila ang isang malaking styron na may namang yelo at fresh na isda. May takip ito. Boy, malugi ka sana. Kumuha siya ng 2 pirasong galunggong at nagtago sa loob ng styron. Manang, lumingon ulit sa bata pero wala na ito roon. Ba't mga bata talaga naman ngayon? Nakita niyang nawala yung 2 malaking piraso ng isda. Nakita niya yung 1 piraso ng sinelas sa tapat ng styro na papali at hila-hila ni Bib. Manang. Hoy! I think that's where the script ends. Maraming salamat. Thank you sa kanyang take ng gantong prompt. Correct me if I'm wrong, parang hindi ko yata nakita dito yung word to be used. Tama ba ako? Oh yeah, that's true. Okay, so yun na lang. That's the added challenge that you can insert. Pero at least kahit paano buo pa rin yung kwento na ginawa ng ating writer. Sige po. Let's have, kaya pa ba na isa pa or we proceed to the closing na ko? Let's see if there are still any brave souls who want to share their piece to us. Meron pa po ba? Okay. I guess wala na so far na nag-volunteer. So I also think that it's also time for the awarding of certificates since we're also running out of time. Pero thank you for all of those brave souls who participated in the activity and as well as the question and answer portion a while ago with Mr. Patrick. So I would also like to extend my deepest gratitude to our speaker, Mr. Patrick Ernest Celso, for sharing with us your knowledge and time for our webinar series and for all the participants joining us today. Mabuhay po tayong lahat. So let us now proceed with the awarding of certificates. To show our gratitude to our speaker for accepting our invitation, we would like to present the certificate of
appreciation. Let me read the citation. Citation reads, Teatro Alianto, the Ateneo and Creative Endeavors Council of Ateneo de Naga University proudly presents the Certificate of Appreciation to Mr. Patrick Ernest D. Celso, LPP, MA, for his invaluable contribution by sharing his time and caliber as resource speaker in the webinar entitled Playwrights Fair held on August 26, 2022 at the Ateneo de Naga University, Naga City, given the 26th day of August 2022 via Zoom. Thank you so much, sir, and thank you to everyone. And let us give ourselves a virtual round of applause. So to end this very educational and informative webinar, may I request Dr. Elsie Alves for her closing remarks. Hello. Nadadawmido ako, nahihiling. So maray na agad sa Indo Gabos. Good morning. And I am Dr. Elsie Alves, the Unit Head of Theater of the Creative Endeavors Council. On behalf of the Theater CEC, I would like to thank the following. First, the race. Ma'am Marge, CEC, Doc K, and Ateneo for helping me turning this concept into a reality. You were very supportive and determined to make theater alive again in the campus. So here I am doing my part in helping theater thrive again in not only in the university but also in Bicol. Second, I'd like to thank Teatro Aliento de Ateneo, Pei, the president, for co-organizing this event. Hannah, Jonah, Gizaya, and other members of Teatro Aliento for helping me. And next to all the participants, the faculty members, the students from the colleges, the senior high school representatives, junior high, and the students from or faculty from grade school, and the staff of the university who are with us today, we are very grateful for your presence and active participation in this first gathering of our unit. We hope to see you again in our other activities. We assure you that this won't be the last. We aim to provide the university more opportunities to grow in the fields of arts. As for theater, our ultimate goal is a series of excellent stage performances featuring the talents of our school, and to ensure that these performances contribute to the development of Bicol culture and life. And to Mr. Patrick Celso, thank you for saying yes to our invitation of being the guest playwright. Thank you for all the insights and wisdom that you've partaken with us. Hanggang sa muli. Sana sumang-ayon ka ulit or pumayag sa mga invitation pa na darating mula sa Ateneo de Naga. And again, Diyos mabalos po sa Indo Gabos. We hope that you learned something from our Playwrights Fair, which may ignite your passion for playwriting. We have many other activities for Theater Department of CEC. We have their acting workshop, directing workshop, and then eventually magkaroon tayo ng mga performances, one act and then full length. So abangan ko ang mga sinulat nyo na sana mabuo and ma-stage dito sa Ateneo, lalo na kapag face-to-face na. Sige. So maraming salamat po. Muli, this is Dr. Elsie and we will see you all again. Thank you very much, Dr. Elsie Alves, for that wonderful and inspirational closing remark. And now, is it okay for everyone to kindly turn on their cameras only if possible so that we can have a brief photo op? Would that be okay? Thank you so much. We will have a photo op right now. So if anyone can kindly open their cameras and give their huge smile so that we can have this momentous occasion documented with Sir Patrick of voice. Thank you so much. For those who are unable to open their cameras, that's okay. But if you are able to, it would be much appreciated. Ms. Faye and Ms. Kizaya, is it okay if you can help me with the documentation and take the photo? Thank you so much. Okay, on the count of three, I will be taking a photo here on my end as well. Everyone smile. One, two, three. Another one. One, two, three.
Okay po. Natake po ba yung photo, Ms. Yazaya and Ms. Faye? Yung mukhang galit naman, Hana. Tapos mukhang, ano, mukhang natatakot. Yeah, my prompt. Jump shot, ma'am. natake po ba, Ms. Yazaya and Ms. Faye? Okay, great. We have our photos taken. Thank you so much, everyone. And before we leave, I would just like to say a few words. So on behalf of Creative Endeavors Council and Teatro Alianto de Ateneo, buot ko pong magpasalamat sa Indo Gabon. Thank you all for joining us today. So don't forget to fill out the evaluation form also attached in the chat, which will be sent by Ms. Faye or Ms. Kizaya, for you to receive a certificate of participation. Thank you so much for your patience and for listening. See you in our next webinar in which we hope to feature Bicol playwrights. Again, this is Hannah Cecilia Ibonggon, now signing off. Liwat, Diyos barhay na aga po. Thank you all. Thank you so much. Thank you po.